channel, and this video I'm going to teach you on how to practice sewing with me. Now if you're the one who are really interested about this content, this is for you. But before that, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button for more update of my second video. Now if you're ready, let's move on. Mag-aral muna tayo sa pagpatakbo-takbo. Kaya nito guys. Control muna. Yan, practice muna. Tapos yung kamay natin, ganito guys. Huwag yung nakadapa kasi pangit yung tingnan. Ganito. Yan. Tapos yung pag-apak ng makina, dapat ganyan. Huwag yung diin masyado kasi mabilis yung tumakbo ang makina. Kaya ito. Ayan lang. Ayan lang guys. Sa pagpatakbo-takbo. Ayan ito. Yan ang kamay guys. Iwasan natin nga. Huwag ganun. Baka mapakan yan sa karayom. Ayan. Hanggang sa matuto kayo makontrol ng patakbo-takbo. Ayan. Takbo lang muna. Yan. Yan. Pagdating mo dito sa may marking, dito kahinto ka. Dito lang. Tapos atras, gamitin mo yung level stitch natin. Ito yung level stitch. Level stitch. Yan. Tapos takbo. Tapos yan. Takbo, hinto, hinto, tapos atras. Ayan guys. Ayan lang. Ayan guys, sunod. Sunod natin gagawin ay lalagyan na natin ng sinulid ang karayom para matuto tayo. Ito ang ginagawin natin. Gana. Ganun din. Takbo o into. Takbo. Tapos into. Takbo. Tapos into. Ayan. Takbo into. Takbo. Into. Tapos atras. Pagkatapos ito, ikot tayo. Then, pasada tayo guys. Kasi kadalasan sa mga tahi, mayroon kasi ding mga pasada. So para magpantay yung stitches, dapat may guide tayo. Itong nakikita niyo itong sinulid na to, ang guide nito, ito yung pansa. Yan. Dapat manahe tayo, may guide talaga para pantay yung lawa natin. Yan. Atras. Abante. Atras. Okay. Pag na-perfect na nyo itong pamaraan na to, pag nagawa niyo itong ganito, pantay, parang malapit-lapit na, may porsyento na madali kayong matuto. Yan lang guys. Takbo-takbo lang muna. Ito. Takbo. Ito. Tiyaga lang kasi. Tiyaga lang talaga tayo guys para tayo matuto. Yan. So, kita natin oh. Pantay yan. Dapat aralin natin ng ganito para kung tayo ay matuto na manahe, kasi kadalasan na mga gawa nito ganito, may mga pasada. Sunod, tuturo ko sa inyo yung kadalasan din sa panahe, lalo na sa mga pantalon, dapat talaga
ang dito pantay talaga yan. Tapos yung allowance natin is 1/2 lang. Kasi kadalasan sa mga tahi, so, anong technique dito? Ito lang. Dapat kung mapasada kayo, pigilan natin sa ilalim, kumti, then ipantay natin yung si babaw. Ganito lang para madali tayo makapantay. Ayan. Yaga lang talaga guys. Pag matuto kayo nito. Yan. Oh. So, ganito lang. Pantay no. Pagkatapos guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag pasada. Yan. Same technique pa rin, guys. Yan. Alam nyo, guys, kung matuto kayong manahe, napakaswerte kasi itong trabaho na to, napaka-demand to. Lalo na sa bandang Luzon. Sa Manila. At sa mananahe, talaga guys, kagarantiya ko talaga sa inyo na hindi kayo mahirapan mag-apply ng trabaho, lalo na kung may skill kayong ganito. May gunting lang kayo, pwede na kayo mag-apply. Basta marunong kayo mag-nahi. So, ganito guys, yung pasada, kasi mayroon din ganitong mga tahiin eh, mga pasada. So, paano natin gawin para magpantay yung pasada natin? Yung, ang pasada pala natin is 116 lang. Ito. Ang site naman natin para makuha talaga natin yung 116, ito yung kailangan talaga may site tayo, may site tayo, mag-guide tayo. Itong gilid nito at saka gilid nito, ito natin. Yan, tirahin natin dito. Para magpantay, ano? Yan. Yan lang. Kita nyo, guys? Yan. Pantay talaga yan. Tapos naman, magpasada na. Yung site natin ganito. Itong sinulid nito at saka yung lansa nito, may ito yung gaya natin, ha. And guys, see? Tingnan nyo. Yan. Praktisan nyo yung ganitong pamaraan kasi ganda to guys. Pag na-controlan nyo yung makina, yun na. Lapit-lapit na. So, yun muna guys. Hindi muna natin pahabain yung video para sa sunod ituturo ko sa inyo kung paano manahin ang pajama. Ang dapat natin gawin guys, kung gusto nyo matuto, mag-subscribe kayo para sa ganun mayroon kayo, magbibigay pa ako ng ibang mga technique kung paano manahin ng iba't ibang tahiin. Kasi hindi na pong
experience sa panahe. Subscribe lang kayo para malaman niyo kung ano ang maibigay ko pang ang mga tutorial para sa inyo. Gagawin ko ang lahat, guys, para lang kayo matuto. So guys, maraming salamat. Bye-bye.